Yung Sanovi, ang nagkamali dyan, sila Presida Costa. Pero mali pa rin yung Sanovi dahil inutu-utu nila at hinutut nila na makakuha sila ng bilyon-bilyon para makuha yung Dengvaxa na dapat hindi pamigay. At hindi pa nila tinuruan kung paano gagawin. Kaya ngayon, nahihirapan tayo. Ang dami nating kalokohan. Mga helicopter na binili natin na hindi lumilipad. 50 yan. 2004, fertilizer fund scam, 728 million. 2008, Euro Generals, 6.9 million. 2013, PDAP scam, Sina Napoles. 2015, Talimbala scandal. 2016, Dengvaxa. 2016, yung Bureau of Immigration, tumaga ng 50 million. Yun lamang nahuli ko, pero mas malaki yan. Oh, sunod-sunod yan, napakarami. Pati drugs, napakarami. Kailan tayo titigil, mga kapatid? Pinapatay na halos araw-araw mga tao natin. O, ano ang latest sa riding in tandem? Meron naman pinatay na vice mayor doon sa Sibugay. General Sinas, you're aware of that, sir? Yes, sir. We are aware of the incident, sir. And it's been investigated, sir, and identify na po yung gun for hire muna, sir, na ano to, na naging suspect po, sir, at pinapalow up na po namin, sir. Nasabihin ko lang mo sa inyo, we do our homework here. Yes, magmula sir. Ng February 18, nang tayo huling mag-imbestiga, 15 katao na ang nadagdag sa mga biktima ng riding in tandem ayon sa news monitoring ng aming team dito sa Blue Ribbon. Kami lang yan. Yes, wala pa sa inyo yan. Kami lang yan. So March 2, 2021. Ito lumalabas. January 1 to March 1, 84 ang victim count. 66 ang patay. Motorcycle yan. Injured 16. Dalawa unhurt. Ayan. At kailangan ibangon naman natin ang bahay natin. Hindi ko na dapat pakilaman ito pero hindi ko mapigil ang aking kalooban. Kailangan nyo, yung mga tao natin, nagbabarilan. Kilala ko yung mga general dyan. Paano nagbabarilan yung drug enforcement agency natin at saka yung mga kapulisan? Kapidea, dapat yan talagang masolve sa lalong madaling panahon. Patay ang mga pulis natin, patay yung Pidea. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Kung hindi tayo mag-i-enforce, kung hindi tayo mag-i-investigate ng ganito, alam niyo yung mga tao, sumusulat pa sa akin kung minsan nakakasakit. Imbestiga kayo ng imbestiga, wala naman nangyayari. Hindi kami ang magpapairal. Ang magpapairal ang ehekutibo. Kinukuha lang namin ang mga kasalanan ng mga nasa gobyerno para ibigay namin sa ehekutibo, sa Department of Justice, sa kapulisan, at lahat para i-file ang mga kaso. General Sinas, you're about to retire. Retire with glory, with respect. Dapat mahuli natin. Wala pa tayo nahuhuli. Ang tagal na. Wala pa tayo nahuhuli dyan sa mga riding in tandem magmula ng January. Pati Batanda na nagtitinda sa tindahan, binaril. Dyan tayo nagsimula dito. Now, sipin nyo. Mag-i-hearing tayo ulit. March 18. Dahil pinasa naman sa akin ngayon, itong malaking-malaking project ninyo na pinangakuan nyo ilang mga tao na magpagawa ng private vehicle inspection system. Di ba? At ngayon, pati Presidente napapaya dahil pinigil niya muna. Pero sabi nila ng mga senador, meron pang ibang mga dapat malaman dyan na dapat mabuklat. Ayoko sana mag-iimbestiga. Hirap sa buhay ko mag-iimbestiga. Napupuyat kami. Puyat ang mga tao ko. Kaya kailangan, malaman ninyo, we will not stop. Lahat ng mga tao ko are committed. At kahit na ako magkamisa, nabubulyaw ako, magagaling sila. May malasakit sila. May kusang loob sila. Kayo, meron? Ibigay nyo, halata-halata kayo. Ibibigay nyo doon sa lintik na Trojan yung kanilang solo-solo nila lahat na dadaan sa kanila, magbabayad, hindi pupunta sa gobyerno. Ibibigay nyo sa mga doon sa Mirdu,
sila ang kukuha ng LTO. Sino ang kawawa? Yung barangay, yung mga motorsiklo, kawawa. So, Director General Rudy Kimbo. Yes, sir. Medyo tumataas ang blood pressure ko ng konti dito. Konting pasyensya. Pero sabihin ko sa inyo, we will have another hearing on March 18 at 1 p.m. Anong araw yan? Thursday, Mr. Chair. Thursday. Tapusin natin yan. So now, I will now... alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo. Nagpapasalamat naman ako sa Panginoon Diyos. Because of our hearings, nakakuha na ng OR, CR, yung ating mga tao. Meron akong tao rito. Atuwain ko lang. Hindi ko natatawagin, papakita pa ka lang. Baka habulin pa kayo. Tatanungin ko lang kung gano'ng katindi itong ginagawa ninyo. Ang pangalan niya ay si Ami. Ha? Ami, namili ka ng motorsiklo. Trabaho mo ay janitor. Yes, sir. Janitor ka, di ba? Yes, sir. Okay. Ilan ang anak mo? Isa po, sir. Isa. Anong binigay siya? Anong binili mo yung motorsiklo mo? Meron ka bang CR? Xerox lang po, sir. Ha? Xerox po, sir. Xerox copy lang ang binigay ninyong Secretary Galvante. That is illegal. Sinasabi ko pa ulit-ulit siya para yung nakikinig ng mga motorsiklo. Alam nila, Xerox copy, hindi talaga papayagan. Alam na mga kapulisan yan. Anong binigay sa'yo? Promissory note? Ano? Yes, sir. Waiver, sir. Waiver? Ano nakalagay sa waiver? Can you help her? Basahin nyo nga rito. Ah. This shows sana. Nakalagay dito waiver. Oh. Yun lang ang binigay sa kanya. Yamaha. Okay? I understand that the unit brought is not yet registered with LTO. Ha, ang pinapinama sa kanya na inspection niya yung above-mentioned motorcycle and made all the necessary efficiency tests right to check and confirm the unit is in good standing. Further, I understand that the unit bought hindi nakaregister sa LTO, that as such, the said unit cannot be used yet in the road until and unless the same is registered with LTO. Ang ganda ng pabalat bunga. Furthermore, I am fully aware that trade is only selling the motorcycle unit and is not responsible in its registration as I acknowledge at the registration of my purchase unit is my sole and own responsibility. However, I have the option to let Motor Trade register the unit to LTO for my own convenience. This is what you call an adhesion contract. Nung pinirma mo ba ito? Naintindihan mo lahat sa sinasabi dito? Ana? Hindi po lahat, sir. Hindi lahat? Hindi mo naintindihan? Yes, sir. Sinasabi, hanggang ngayon, wala kang certificate of registration. Hindi ka nabigyan ng plaka. Hindi po. Hindi po, sir. Nagbayad ka ba para sa plaka? Yes, sir. So, nagbayad ng plaka ang tao. Talagin ko kayo, Secretary Galvante, Yusek Yebra, lahat kayo dyan. Hindi ba swindling ang ginagawa nyo? Pinagbabayad nyo yung tao ng plaka tapos hindi nyo binibigyan ng plaka? Hindi ba estafa yan? Secretary Yebra, go some better fight. Yes, Mr. Chair. How can you say, sisingilin niyo yung tao, saan napunta yung perang yan? Kung nagbayad tayo, mag-iib ako ng kukonono eh. Di ba? Binuli sa bayan, binigay ba sa treasury yan? Ha, wala naman resibo yung tao na binigay yung pera sa mga tao? You're selling non-existent plates
non-existing plate. Can you imagine that? You are taking advantage. What do you say, Attorney Acosta, Attorney Castello? Sir, it's estafa, sir, swindling. They should be held liable criminally, sir. That's correct. Kaya gusto ko, matapos na yan, ayusin nyo. Because itong tao ito, janitress lang siya. Hindi ko nilalang, pagaling na janitress siya. Pero kahit na magaling siya sa trabaho niya, para makapasok siya ng milisya, pero pwede siyang harangin at lahat siya. This is trickery, chicanery, treachery, and fraud, plain and simple. On that note, this hearing is now suspended, and I just wanted to make sure na marinig nyo ang complaint ng isang tao. And right now, lahat ng mga motorcycle riders ay nag-organize sila at sila nadoble pa ang bayad niya sa plaka. Ito sila sa Ana, nadoble ba ang bayad mo sa plaka, Ana? I cannot hear. Hindi pa po, sir. Pero doble ang binayad mo sa plaka. Ay, hindi pa po ako, sir, nag... Ah, sorry, I'm sorry. Sorry, I got confused. In 2013, let me ask, para makompleto ko ito. In 2013, dahil hindi nagawa yung plaka, bakit may echo? In 2013, hindi nagawa yung plaka, Secretary Galvante, at Secretary Castello, at saka Secretary... De Lotilla and Yebra. Siningil nyo sila, wala silang plaka para nakarehistro. Wala kayong binigay na certificate of registration kung meron man, swerte siya. Ngayon, magbabago tayo ng plaka. Siningil na naman ninyo sila. Wala pa rin plaka. Doble na yan. Doble singil na. Yung sinasabi ko yan, totoo, mapapatunayan ko yan. Sapagkat yung una, green ang plates noong 2012, green. Noong nagbago tayo ng plaka, black na ang plaka. I don't know, Secretary Galvante, if you know, are part of this, I hope not, or your people are doing something behind your back. Sir? Your Honor, yes, Your Honor. Sa pagkakaalam ko po, kung hindi man sila nabigyan ng plaka noon, kung sakaling maibigay na yung plaka sa kanila, wala silang dadagdag na bayad. At lahat pong binabayaran at may resibo, lahat po yan, forward po lahat yan sa Bureau of Treasury, wala pong nare-retain sa LTO kahit na isang pusing. I'm aware of that. Pero yung tumatanggap, hindi nyo alam kung binibigay sa inyo, binubulsa niya, tumira pa ng pangalawang beses. Dalawang beses, nagbayad na. Kailan matatanggap ang black and white plates? Para makompleto na. Dahil sabi nyo, binayaran nyo na yung Trojan, pumayag na sila. Your Honor. Yes, sir. Kanina po, in-explain ko nga po na sa ngayon, yung lumalabas na sa current year, 2021, ginagawa na rin po natin yung plaka para hindi po sila sisingilin na nakatulad nung dati na kahit na walang plaka. I hate to ask this question. There was a 3.8 billion peso appropriation. 3 billion 800 million pera ang hinabol. Actually, nung nagbayad sila pagkatapos magkaroon ng appropriation ng kontrata sila, mali rin yun. Pero ang tanong ko ngayon, saan napunta lahat yung pera ng 3.8 billion? Mula sa unang kontrata. Yun ang gusto kong malaman, and I'd like COA to check that right away for the next hearing. Can you issue the subpoena duces tecum, Mr. Kimbo? Yes, Your Honor. Yan ay binayad ng tao. Gusto kong malaman kung saan napunta talaga yan.
kung umabot sa Department of sa Bureau of Treasury, nag-iikaus tayo sa pera, hindi natin alam kung saan napupunta yan. We have to clean up our system. Napaka, I'll tell you, masaktan man kayo, pasensya na lang kayo, napaka unpopular ng LTO dahil sa mga nangyaring yan. Galit lahat ang driver. At kayo, Mr. Lutilla, your lawyer, shame on you. Ikaw, Vera Cruz, shame on you. You were able to get away with this. And I don't give a damn if you give me a memorandum of order. Talo kayo sa parada. I don't play poker para sinasabi sa parada pa lang o sa blackjack, talo na kagad. So thank you all very much. The hearing is hereby suspended until March 18 at 1 o'clock. Thank you all very much for your kindness. Pasensya na kayo if my passion sometimes exceeds my desire, but that's the way I am. That's the way my parents and God created me. Maraming salamat.